Yan, so mga kay, pakita na yung next natin gawin. So ginawa na natin tong legend. Sad to say, bored na talaga si Rane ito. So, siguro kasi yung mga pakita ko sa inyo mga kay pak yung short video na nire-refer ko to. Papakita ko sa inyo ng short video, pero ginawa ko to, umabot din kulang 1 hour din natin siya ginagawa. Pero pakita ko sa inyo ng short video na ginawa ko siya, pero board na talaga sira niya, sunog na yung board niya, so putol na yung linya. So battery low pa rin siya, battery low protection pa rin kahit napalitan na natin ng pyesa. So ito yung video niya, yung ginagawa ko siya. Yan, so next na natin itong mga kaipak, itong obelis ng gawa rin ng geek bait. Yan, so ang issue naman nito is laging nagnyukol pag pinapire. Laging nag-aas siya ng nyukol. Tulad yan, naka-nyukol siya pero wala naman nakalagay na OCC. Yan. Ano, palaging ganyan. And so ito yung next na natin na i-re-repair. So hopefully magawa natin to. So bago natin umpisan mga kaipak, intro muna tayo, pasok. Welcome back ulit sa channel natin mga kaipak. Bago ka lang, huwag mong mag-subscribe at sa button sa baba para lagi natin sa mga latest videos natin. So umpisa na natin ito baklasin mga kaipak. Alamin natin kung ano magiging problema nito. Palagi siyang ganyan, oh. Kahit walang nakalagay na cartridge, nagtaas siya ng no coil tapos hindi siya may papire. So baklasin na natin mga kaipak. Oh,
So positive, puro juice siya, mga ipak. Naglalawa ng juice yung loob. Patilikod ng LCD, mga kaipak, puno ng juice. Ito, puno na rin ng juice to. So, palamigin lang natin siya, mga kaipak, bago natin assemblein. Double check natin kasi ito, marami pa tong juice sa loob. So, tatapon natin yung laman na juice. So, papatuyuin din natin ito, mga kaipak. Natin, assemble na natin siya. Okay, cool down lang muna natin to kasi mainit to, hindi natin pwedeng hawakan, mainit yan. Ito, pwede na natin to i-testing kasi may battery naman siya. Make sure lang na wag magdidikit to pag tinesting niya, makaipak itong contact niya sa taas. So good na siya, oh. So good na siya. Nag-gas na siya ng atomizer. Diba mga kaipak? Okay na siya. Ayan. So pag naka-encounter kayo sa Obelix ng ganitong issue, check nyo lang, baka napuno na ng juice yung loob. So patuyuin nyo lang, mga kaipak. Ayan. So ito, tutorial to, mga kaipak, ha. So tinuturo ko sa inyo kung paano i-re-repair to mga ganitong issue. Ayan. So good na to, assembly na lang natin. Ayun lang natin lumamig tong casing niya, no. Tapos ito, saka ko na lang to ididikit
itong cover niya. Kasi naubusin na tayo ng double-sided tape. So sa mga nagtatanong kung anong mong pinandidikit ko, yan, double-sided tape lang mga kaipak. Yan, so tinuturo ko na sa inyo yung mga technique mga kaipak. Yan mga kaipak, yung white na yan, silicone yan. So antayin lang natin matuyo yung silicone mga kaipak bago natin ibalik yung board nya. So ito, itong cover nya is didikit natin ng double sided tape. Kaso wala pa tayong double sided tape ngayon, bibili pa lang tayo. Pati itong front panel nya, no? Cover ng LCD cover niya, double sided tape lang din ang pinandidikit dito. Siya mga kaipak, so okay na siya. Hindi na siya yung katulad kanina nang walang atomizer, pero nag-a-ask new coil siya. So ngayon atomizer na iniingi kasi nga walang cartridge na nakadikit. So good na to mga kaipak, assembling ko na lang. Hintayin lang natin matuyo yung silicone. Yan, so mga kaipak, naibalik na natin yung board nya, no? So ito na yung board nya. So lalagay na natin siya rito sa kanyang housing. Check muna natin kung may mga juice pa. So tuyo na siya talaga mga kaipak. So nag-ask yan ng new coil mga kaipak, diba? Press lang natin yan. Tapos testing natin kung magpa-pair na siya. Ayan. So nagpa-pair na mga kaipak, pakinggan nyo ha. So nagpa-pair na siya oh. So, hindi naman natin pwedeng ipakin to. Siyempre personal na gamit to ng may-ari. So, hindi na siya nag-a-ask ng new coil mga kaipak, okay na siya. Ito pair na. Ayan, may usap na lumalabas na. So good na to mga kaipak, didikit na lang natin yon, saka yung cover niya sa harap. Bibili lang muna tayo ng double sided tape mga kaipak. So, tapos na tayo rito sa Big Vape Obelix na to. So off lang natin. So okay na to mga kaipak. Ayun yung sinasabi ko, nag-leak na naman siya kagad. Kasi pag pinapair mo nang hindi mo inihigop, yan, nag-leak lang siya. So dapat talaga inihipak pag pinapair. So anyway, okay na yan. Babaw lang naman yun.
Hindi pa naman nakapasok yung juice dyan sa loob. So, pupunasan mo lang yan. Kailangan talaga time to time chine-check mo yung dito niya. Kailangan chine-check mo siya kung may mga juice. So, lagi mo lang lilinisin niya mga kaipak. Para time to time check mo yan. Kung may juice na, pupunasan mo lang. So, tapos na tayo rito mga kaipak. So, yung susunod na natin. Susunod natin gagawin itong pad na to. Hindi ko alam anong pad to. So, ganyan siya. Oh. Ang issue naman nito, hindi na nakakargaan yung battery niya. So, next na natin to gagawin siguro mga bukas na, no? Pag uwi natin galing ng trabaho, doon na natin siya i-re-repair. So, dito sa Leak Bait Obelix, tapos na tayo dyan. Yan. So, okay na to mga kaipak. So, tapos na tayo. Didikit na lang natin to. So, bibili pa tayo ng double-sided tape. So yun lang mga kaipak, again kung bago ka lang sa channel natin, mag-subscribe dyan sa button na yun sa baba para laging updated sa mga bait repair natin and tutorial. Ito tutorial to kung paano nyo ma-solve yung problem ng panay-ass ng new coil dito sa Geek Bait Obelix. So yun lang mga kaipak, again this is your bait doctor, thank you for watching, signing off, peace.